Paano nyo ma-describe sa isang salita yung last 3 years na yan? Tumbling siguro. Punong-puno ng tumbling. Ako si Maria Leonor Gerona Robredo. Ay taimtim kong pinanunumpaan, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. What were your expectations about the Vice President? Ako yung sa akin talaga to reinvent the office into an advocacy heavy office. Kasi alam ko talaga na yung opisina, ceremonial, kahit nung kumakandidato pa lang ako, meron na akong dreams. Kung sakaling manalo ako, gusto ko maging advocacy heavy office yung office of the Vice President. What was your first order to the staff as Vice President? Na bumaba kami on the ground, hanapin namin yung pinakamahihirap na mga communities, then i-adopt yung communities na yon under our Angat Buhay program. In relation to Angat Buhay, why focus on poverty alleviation and the key advocacies of the program? Tingin ko kasi yung poverty, ito talaga yung pinaka-core ng lahat na problema natin as a nation. Ito kasi yung istorya ng pag-asa. Fini-feature natin yung mga ordinaryong Pilipino na nagdaan sa matitinding pagsubok pero naging matagumpay. Ang ina-address natin ng audience ito, dalawa. Yung una, yung mga parehong mga kababayan natin na parehong nagdadaan sa ganong pagsubok din para bigyan sila ng pag-asa na gaya ng mga examples natin, matatawid din nila yung kahirapan na pinagdadaanan. Yung pangalawang group of audience na gusto nating i-address, yung mga mas privileged para ipakita sa kanila na dapat yung privileges na nare-receive nila, yun yung gamitin nila to give back, to be more responsible sa mga kababayan na hindi nila kailangan pagdaanan yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng iba. Para mas maganda pala yung co-anchor. Yung curiosity mo para nasa-satisfy kasi ikaw yung buwelong magtanong. Ito kasi means ito para mapaabot natin yung mensahe sa ating audience. Means ito para madraw yung attention sa mga tao na dapat nagbibigay ng inspirasyon. Means din ito para yung mga kababayan natin na hindi natin nakakasalamuha sa araw-araw, napapakinggan tayo at napapakinggan din natin sila. Kaya yun yung halaga ng meron tayong Facebook Live para yung kanilang real-time na mga comments nakikita natin at natutugunan. Paminsan, yung mga comments nagiging instrumento na para maipaabot sa atin yung mga pinagdadaanan nila mga problema. So ito parang lumalawak yung circle mo, lumalawak yung pagkakataon mo na makisalamuha sa mga kababayan natin na nasa malalayo. Yung Ahon Laylayan kasi, nag-organize tayo ng mga sektor. Ino-organize natin yung mga sektor sa dalawang dahilan. Yung pinakaunang dahilan, para maging support siya sa ating Angat Buhay programs. Kasi pakiramdam natin, dahil matatapos tayo sa 2022, yung sustainability ng mga programa, wala tayong insurance ngayon na magpapatuloy siya. Kasi halimbawa, yung mga kapartner natin na local officials, haharap din sa eleksyon, baka mapalitan sila. So yung ino-organize natin na Ahon Laylayan Coalition, hopefully sila yung magtutulak na yung mga programa natin tuloy-tuloy. Yung number 2, sila kasi yung pinaka-fertile ground na pagkukuhaan natin nung parang needs assessment. Marami tayong tulong na gustong ipaabot, pero wala tayong mekanismo para malaman kung anong tulong yung kailangan. Because of the Ahon Laylayan Coalition, dahil yung mga kabahagi nito, mga nasa laylayan, na mga sektor, ito yung paraan nila para ipahayag kung ano yung pangangailangan nila and paano tayo makakatulong sa kanila.
actually, yung naisip ko kaagad kung paano gagawin yung trabaho. Alam ko na hindi malaki yung window na binibigay sa akin. Alam ko maliit lang yung oras na ilalagi ko dito. Ramdam ko yun eh, na hindi ako magtatagal. Kailangang ma-maximize ko yung bawat araw na nabinigay sa akin. Wala akong sinayang na oras. Walang tapon, walang sayang. Lahat na pwede kong gawin, ginawa ko dun sa 18 days na yun. Ano yung pinakamabigat na dahilan nyo? Bakit tinanggap nyo? Sa akin kasi, napakabigat sa akin nung patayan. Nakaakibat nung drug war. At naging very vocal tayo dun sa ating mga pangamba dahil sa patayan na nangyayari. Nung inalok sa akin yung posisyon, kahit alam ko napakahirap ng environment, pakiramdam ko, pagkakataon ko yun para magsalba ng buhay. Kahit masyadong mahirap yung ginagalawan na parang framework, pakiramdam ko magkakaroon ako ng boses para ibahin yung takbo ng kampanya laban sa illegal na droga. Itong sa 18 days nyo sa ICAGEN, anong masasabi nyo pinaka-memorable yung experience? Palagay ko yung pagtutulig sa akin day 1 pa lang ng aking appointment. Kasi pag pinag-aralan natin yung mga events leading to the appointment hanggang sa pagtanggal sa akin, parang yung days leading to the appointment, tinataunt na tanggapin. Pero yung pinaka-challenging nun, kasi tinanggap ko na nga, pero day 1, parang hindi ako binigyan ng pagkakataon. Day 1, meron na kaagad pangutya, meron ng pagtitira. Pero para kasi sa akin, lalong ginanahan ako magtrabaho. Lalong naramdaman ko na kaunting oras lang ang binibigay sa akin. Kaya wala din akong sinayang na oras. Sa darating mga 3 taon, ano mga pinaklano pa niyong mundo? Hindi na nga 3 years. Parang ano na lang, 2.5 years. Yung sa akin, mas pangamba na malapit na, baka hindi ma-achieve yung lahat na gusto nating makita. Yung mga seeds na plinant natin, baka sa 2.5 years, hindi yun enough para makita natin yung fruits nung tinanim. Yun yung mahalaga sa akin, na parang ngayon, parang nung ICAD din ako. Parang ang feeling ko, napakaliit na lang na window na kailangan ko nang gawin yung lahat na kaya kong gagawin. So talagang yung realization na yon, yun yung nakaka-affect ng schedule ko ngayon. Kasi yung schedule ko ngayon, naghahabol talaga. Kasi gusto kong magawa yung lahat na gusto kong gawin habang meron pa akong oras. Message natin, ma'am, para sa ating mga kababayan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mahirap man yung mundo, mahirap man yung environment na ginagalawan natin, parating may puwang para gumawa tayo ng maayos para makatulong sa ating kapwa. Huwag tayong mag-rest dun sa mga mahihirap. Pero gawin natin yung mga mahihirap bilang opportunities para to make a difference.